Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon magkakaroon po ulit tayo ng reaction video. Pero bago po ang lahat, pakilike po ang video na to. At kung hindi ka pa po subscriber sa channel ko, pakisubscribe po. At hit nyo po ang bell para ma-notify po kayo every time na mag-upload po ako ng panibagong video. Umpisahan po natin ang reaction natin pagkatapos ng intro. Sabi ko, reaction video po ito. Magre-react lang po tayo sa Chong Bobby Channel. Ayan, kaninang umaga po kasi nanood po ako, bigla pong dumaan sa screen ko yung bagong upload na video ni Kapeso. Ayun, shout out kay Kapeso Channel dyan. Ayan, nakita ko monetized na pala ang channel ni Chong Bobby. 'Di ba? Syempre hindi tayo papayag na hindi tayo magre-react. Kasi nga, as I said before, hindi reaction video ang content ko. Diba? But since naumpisahan na natin to, at dun sa first reaction video na ginawa ko, may challenge ako kay Chong Bobby. Kasi diba, sabi nga niya, ang purpose ng channel niya is to help Abuji. Diba? Abuji ba ang tamang ano nun? Dun kay Mr. Chang. Pero ang tamang pag ano daw nun bigkas is Jang, hindi Chang. Mr. Jang. Ayun, para lang daw tulungan si Mr. Jang para mailabas niya yung lahat na hinanakit niya kay Hungry Syrian. Kaya nga ang challenge ko kay Chong Bobby noon is sabi ko sa kanya, kung yun lang talaga ang purpose ng channel mo, eh di wag mo i-monetize. Wag mo i-monetize yung channel mo, di ba? Or kung talagang ma-monetize yung channel mo, eh di wag mong i-on yung bawat dollar sign sa bawat video, di ba? Tapos may mga ano pa siya, bago po dun ang lahat ha, babalikan lang po natin yung ibang ano, yung ibang reaction ko. At saka di ba kung naalala po ninyo, nagpa-interview po siya kay DJ Byron. Di ba? Tapos lagi po niyang binabalik-balik. Ito lang po kasi eh, lagi niyang binabalik-balik na hindi ko kasi alam sir eh na bread and butter pala yung pag-YouTube. Di ba? Parang hello. Parang kinukutsa mo pa yung mga YouTuber na iba eh. 'Di ba? Nung sinabi mo na bread and butter pala sir eh, yung tono ng pananalita mo may pangungutsa eh. 'Di ba? Hindi ka na lang sana nagsalita ng ganun. Huwag kasi maging ipokrito. Tapos ngayon, yun ang din naman pala, i-monetize mo din naman pala yung channel mo. First, sabi mo ginawa mo yung channel na yon just to help Mr. Jang. Sa lahat ng hinanakit niya, sa lahat ng gusto niyang ilabas kay Idol Basil. Diba? Tapos, sumunod, nung nagpa-interview ka kay DJ Byron, yung tono ng pananalita mo, may halong pangungutya. Ang sabi mo, hindi ko kasi alam sir eh, na bread and butter pala ang pagba-vlog. Diba? Tapos ngayon, eto ka. Minonetize mo yung channel mo. Eto nga eh, ito hindi ko maintindihan eh. Ang daming YouTuber na gumagawa ng matino. Eto ha. Ayan, isa na dyan si Kuya Mil. Kuya Mil, shoutout sa'yo. Ayan, bago ko ginawa yung video na to, pinanood ko muna yung reaction video ni Kuya Mil. Sa mga hindi pa naka-subscribe kay Kuya Mil, paki-subscribe po yung channel niya. Ayan. 'Di ba? Ang daming mga YouTuber na gumagawa ng matino, patas lumaban, matino yung content nila, hindi naninira ng kapwa YouTuber nila. Pero nahirapan mag-apply. Samantalang ikaw, eto ka oh. Mas marami yung dislikes kisa dun sa likes ng mga video mo. Tapos,
sigurado ako dahil sa dami mong basher at nababasa ko sa mga comment section na ire-report yung channel mo. Pero na-monetize pa rin. Di ba? Eh, andyan na yan eh. O di, sabi mo nga eh, para matulungan si Mr. Jang, yung kita doon, ibibigay mo kay Mr. Jang para makatulong sa kanya. O di, sige. Everybody deserves a second chance. Pagbigyan. Tao lang din naman kami. Pero sana, wag nang idamay. Wag naman damay ng ibang tao. Wag nang idamay si Idol Basil. Gumawa kayo ng matinong content. Diba? Nung walang pasaring, walang parinig. Diba? Kasi, ang tao naman madaling makalimot eh. Paglipas ng ilang taon, ano man yung mga nagawa mong pagkakamali, makakalimutan ng tao yon. Posibleng sa ngayon, oo, kasi mainit pa yung issue. Kasi hindi pa kayo tumitigil eh. Actually, kay Idol Basil, kaya nga tumigil na ako mag-react, gumawa ng reaction video. Kasi nonsense din naman. Eh kung yung mismong tao nga, hindi na nga nagre-react, hindi na nga kayo din pinapansin, bakit pa ako mag-re-react, diba? At bakit ko pa kayo papanoorin? Pwede naman akong dumirekta doon sa channel ni Idol Basil. Diba? Kung ano lang yung sasabihin niya, di syempre, yun lang yung papaniwalaan ko. Ang dami niyong nilabas. Actually, kayo ang nagpapagulo. Lalo na nung lumapit kayo kay Mystica. Mas lalong gumulo ang sitwasyon. Diba? So, eto na nga, na-monetize na yung channel mo. Maraming galit sa'yo. Marami kang basher. Mas marami ang basher mo. Oo, siguro yung iba nag-follow sa'yo, nag-subscribe sa channel mo. Siyempre, magkaiba ang opinion ng isang tao. At hindi naman lahat ng tao alam yung totoong kwento. Diba? Yung iba, nakikisimpatya sa inyo. Kaya siguro, nag-subscribe sila. O yung iba, nakikiusyoso every time na may bago kayong upload, kaya nag-subscribe sila. Pero eto na, sa lahat ng pagkakamali mo, sa lahat ng mga nagawa nyong paninira kay Idol Basil, pwedeng mapapalampas yon ng mga supporters, ng mga loyal fan ni Idol Basil. Paglipas ng ilang taon, pwedeng makalimutan yon. Sana lang, ito lang yung pakiusap ko. Sana lang, gumawa na kayo ng matinong content. Huwag nyo nang idama yung pangalan ni Idol Basil. Huwag na kayong gumawa ng mga paninirang content laban sa kanya. At yung nakita ko kanina sa video, hindi ko kasi tinapos yung video niyo. May nakita ako doon na naka-flash na sabi, gagawa kayo, magba-vlog kayo sa Korea. Okay yan. Okay ako dyan. Pabor ako dyan. Diba? Dahil nga monetize ka na, magiging ano na po tayo, maging uliran po tayo na influencer, diba? Kasi nasa YouTube po tayo, magiging inspiration po nawa tayo ng kapwa natin Pilipino, diba? Nawa yung content natin, yung bang tipong may matututunan yung tao sa atin, hindi yung kagaya ng channel ni Mystica na puro pagmumura lang ang laman, di ba? Actually, tayo mga Pilipino ang nagpapagulo sa YouTube world eh. Dati nung hindi pa ako nag-upload ng mga video, hindi ko pa sineryoso yung YouTube channel ko. Panood-nood lang ako ng mga sikat na YouTuber. Parang nakaka-inspire, nakakatuwa, ang saya, parang ganun. Pero nung pinasok ko na to, lalo na nung nag-react na ako doon sa issue nyo ni Idol Basil, tapos nalaman ko yung mga awayan ng kapwa Pilipino, pasaringan, parinigan, di ba doon ko na ambigat sa loob. Ambigat sa loob dalhin yung ganun na may ganito pala, may ganitong sitwasyon pala dito sa YouTube. Akala ko kasi Facebook lang yung uso yung mga parinigan eh. Yung mga batuhan ng putik, batuhan ng dumi sa mukha. Alam ko, sinabi ng mga
na mga bitirano na ng mga YouTuber, once pinasok mo tong platform na to, dapat maging handa ka buo ang loob mo. Kasi nga, hindi talaga maiiwasan magkakaroon at magkakaroon ka ng basher. Dahil hindi naman lahat ng tao matutuwa sa'yo. Diba? Pero hindi ko ini-expect na ganun kagulo. Na may mga pasaringan, akala ko yung channel lang ni Mystica ang puro pagmumurang ganun. Diba? Ito, panawagan ko na rin sa mga loyal fan ni Idol Vasil na kagaya ko, sa mga supporters niya, solid supporters niya. Wag nyo na lang din po, lalong-lalo na dun sa mga nagre-react sa content ni Mystica. Siguro para sa akin, wag nyo na lang po sigurong pansinin. Kasi the more na pinapansin mo siya, the more na pinapansin natin siya, mas lalo lang siyang, alam nyo yung, lalo na siya nagpapakitang gilas. Diba? Siyempre, content niya yun eh. Diskarte niya yun eh. Pero kung hindi natin siya papansinin, pag wala nanonood sa kanya, titigil siya. Siguro gagawa siya ng matino. Diba? Kasi nakakahiya na tayong mga Pilipino, kung kailan mga Pilipino pumasok sa YouTube world, saka gumulo. Diba? Dati ang YouTube, parang maaano mo siya na parang mapagkakatiwalaan mo eh. Yung bawang content ng isang channel, parang mapagkakatiwalaan mo eh na, ganun pala. So, itatry mo ngayon sa sarili mo. Ngayon, hindi eh. Ang gulo. May mga pagmumura na, may mga pasaringan na, may mga pagbabanta na. Diba? Nawa, maging uliran po tayong content creator. Maging inspiration po nawa tayo ng kapwa natin. Gayahin po natin yung example na pinakita sa atin ni Hungry Syrian, 'di ba? Hindi man sa ganun kalaking amount na maitulong natin sa kapwa natin, at least man lang, 'di ba? Maibalik man lang natin sa kanila, 'di ba? Yung tulong, maibalik man lang natin, 'di ba, sa kapwa natin kung ano man yung naibigay din ng kapwa Pilipino natin sa atin. 'Di ba? At para sa iyo, Chong Bobby, kasi andyan na nga ulit. Eto, congrats sa channel mo. Kasi nandyan na nga yan. At ang wish ko lang po, pakiusap ko po. Nawa, gumawa na po kayo ng matinong content na hindi po puro paninira. At ang payo ko lang po sa inyo, medyo umiwas na po kayo kay Mystica. Dahil wala naman pong magandang maidulot si Mystica sa inyo. Magiging magulo lang. Kasi kung maiimpluwensyahan lang kayo ng mag-ina na yan, na puro pagmumura lang, puro kasamaan lang nila ang gusto nilang ipakita, 'di ba? I don't think so kung lalaki ang channel mo. 'Di ba? Syempre ayaw ng tao ng ganun. Meron mang nag-follow doon kay Mystica, out of curiosity na lang siguro 'yon. Napansin ko nga dahil sa nag-react yung Lorny channel sa kanya, si Kapeso, si Alin React, pati si Jake Magnus nag-react din sa kanila. Yung mga dating views ni Mystica na halos wala pang 100 views, ngayon umaabot ng 800. Ba, diba? Mas nakilala siya. Dahil nga, syempre, naku-curious yung tao. Ba? Diba? Imbis na hindi alam ng tao, pupuntahan sila ngayon, papanoorin, naku-curious. So, yung kasamaan na pinapakita ni Mystica, para nyo na rin sinusuportahan in that way, diba? So, sana po, yun na nga po, tigil na po natin yung ganon. Tigil na po natin yung mga paninira at mga pasaring. Yung issue po kasi ninyo na yan, kung itinaas nyo na yan sa legal na paraan, hanggang doon na lang po sana, wag na po kayo maglabas dito sa YouTube ng kung ano-ano mga salita. Kung talagang magkasuhan kayo, daanin nyo na lang po sa legal. Gumawa kayo ng matinong content ninyo. Dahil kung hindi kayo titigil sa papasaring, parinig, paninira kay Idol Vasil, sigurado po ako, meron at meron kayong basher. Meron at merong magre-react sa inyo. Meron at merong magre-report ng channel ninyo. Hindi ako sure
kung yan na, dahil na monetize kayo, dahil wala naman kayong nilabag, ang ano lang naman ni YouTube is kailangan maka 1000 subscriber ka, eh lumampas ka na doon, nasa 2000 plus ka na eh, at nasa kailangan nasa 4000 watts hour ka at lampas-lampasan ka na doon. Kaya siguro naaprobahan ka kahit na maraming nag-report sa inyo. So dahil nandyan na nga yan, hindi natin masabi kung hanggang kailan lang yan. Diba? Hindi natin alam kung anong patakaran ni YouTube. Dahil ako, baguhan pa lang din naman ako. Kung hindi kayo titigil kung meron at patuloy na magre-report ng channel ninyo, hindi natin alam kung madidemonetize yan or kung ano, sana gumawa kayo ng matinong content nyo. Yun lang po. At para po, ulit, eto pakiusap ko po sa mga loyal fan, mga solid supporters ni Idol Basil. Huwag nyo na lang pong pansinin yung channel ng ano, ng sinasabi nilang 7,500 club ba? Ayun. Huwag nyo na lang pansinin kasi the more na pinapanood nyo sila, the more na magpapakitang gilas yan. Kung ano man yung sinasabi nila, hayaan mo sila kasi, nyo sila kasi kilala na rin naman natin si Mystica, hindi na bago eh. Diba? Doon na lang tayo, rekta na lang tayong manood doon sa ano, sa channel ni Idol Basil. Diba? I'm sure kagaya ko rin kayo kung bakit kayo nandito sa YouTube. Gusto nyo lang din mag-enjoy. Gusto nyo lang ding magpatanggal ng stress. At gusto nyo rin pong ma-inspire through doon sa mga video na ina-upload ng mga YouTubers natin. Diba? At higit sa lahat, gusto most of us may mga tanong tayo na gustong masagot through YouTube. Diba? Kasi dati nung hindi pa ganito kaano ang YouTube, lagi akong pumupunta ng YouTube kasi hindi ako nawawala ng pimples. Hindi ko alam kung pimples yun or acne yun. Ayan, isa yan sa isi-share ko sa inyo in the future, yung video na yan, kung paano ako na, paano naka-recover ang mukha ko sa ganon. Ayun, isa yun. Isa ang YouTube na pinuntahan ko. Siyempre, nag-search ako dito, inalam ko kung paano malutas yung problema ko sa mukha. So, yun lang po. Again, para kay Chong Bobby Channel, congrats. At sana tuloy-tuloy na po yan. Maging maayos na po lahat. Congrats po sa inyo. At nawa, maging okay po lahat. Maging maayos na po. Peaceful na po. Maging sa kampo ni Idol Basil. At salamat po sa lahat ng nag-comment doon sa dati kong reaction video, sa nag-subscribe sa akin. Salamat po talaga sa inyo. At bago ko po tatapusin ang video na to, shoutout ko lang po muna. Sa lahat po ng nakasalamuha ko this past few days as a YouTuber, shoutout po unang-una si Kuya Mil, DJ Byron, sobrang thank you, ang dami kong natutunan sa channel mo. At sa isang channel, maliit pa lang po siya, pero gusto ko siyang suportahan dahil nakita ko po ang talento ng batang ito. Please subscribe niyo po ang channel niya, si Azila Marga. At syempre, hindi ko makakalimutan yung ses ko. Ayan, ses. O'Neill. Ayan. Yun po, follow po natin sila. Salamat po ulit and God bless po sa inyo. 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵。